Moronic. Grabe ang galing. Yan yung sabi ng isang commenter sa akin. Moronic. Grabe no, mas masahol pa sa bobo. Yan na pala yung tawag sa mga taong may concern sa kinabukasan. Kahit anong sabihin ninyo, against me, kahit pagmumurahin ninyo pa ako, I stand by my opinion. And I stand by my advocacy na sana kapag may asawa ka, you choose to stay with your family. At meron pa isang nag-comment, sabi niya, bakit pagbabawalan yung pagpunta sa ibang bansa? Kailangan talaga umalis ng mga lalaki para maghanap ng pera. Kasi nga, walang pera sa Pilipinas. Tama! Yeah, that's true. That's so obvious. Kaya nga ang dami na sa ibang bansa, di ba? But if you come to think of it, iilan lang ba ang nasa ibang bansa? Marami pa rin ang pinipiling magstay sa Pilipinas para kasama at buo ang pamilya. Hindi naman sila nagugutom ah. Marami naman sa kanila ang nagkakaroon ng maayos na pamumuhay. Kasi nga, kapag may tiyaga, may nilaga. So that's why I always say, sabihin nyo na yung gusto nyo sabihin sa akin. But I am trying to communicate sa mga kabataan sa atin na hindi dapat ninonormalize ang pag-alis sa ibang bansa. Sabihin na natin na mahirap talaga maghanap ng trabaho sa atin, pero meron. Meron. Kasi nga marami pa ang nasa Pilipinas na buo ang pamilya at doon nagtatrabaho ang nanay at tatay. Siyempre, mahirap sa simula. Pero kapag tulong-tulong kayo, I'm sure giginhawa ang buhay ninyo. Bakit ko pinupush ito? Kasi nga, ngayon sa panahon natin, nagiging normal na eh ang pag-alis sa ibang bansa at ang paghihiwalay ng mag-asawa, tapos ang nangyayari, nasisira ang pamilya. Kaya para sa mga kabataan, tandaan po ninyo ito. Ang mensaheng ito ay para sa inyo. Huwag na huwag ninyong hayaang maging normal ang pag-alis sa bansa para maghanap ng trabaho. Para ibuhay sa pamilya. Iba pa rin yung kasama mo ang iyong asawa at mga anak at buo kayo, sama-sama kayo sa ginhawa at sa hirap. Pero kung single ka, well, go on. Go anywhere you like. Pwede sa Taiwan or sa ibang bansa.